Good morning, everyone. Today, we are going to discuss quantitative data analysis. I am Mr. Gerald Desmartos, senior high school STEM teacher from Cainta Senior High School. Okay, so ngayon, pag-uusapan natin yung tatlong klase ng statistics na pinaka-ginagamit sa practical research or sa research writing, no? So we have descriptive statistics, correlational statistics, and inferential statistics. Pero bago tayo pumunta sa mga yan, tingnan muna natin yung hinanda kong infotainment. This is actually about internet connection, mobile usage ng mga Pilipino noong January 2020. No? So itong report na ito ay inilabas ng Hootsuite noong January 2020, at ito ay naglalaman nung gaano na ba, kumusta na ba ang digitalization dito sa Pilipinas. So currently, or around January 2020, we are already 100.8 million, or meron ng 108.8 million Filipinos, and 173.2 million ang merong mobile phone, no? Ibig sabihin, mas marami na kesa sa populasyon ng Pilipinas ang bilang ng mga cellphones or mobile phone connections na meron dito sa Pilipinas. Imagine. And ang internet user ay around 73 million, and kapantay niyan yung active social media users na 73 million din. Ibig sabihin, kung sino yung may internet, sila rin halos yung active sa social media. Okay? Isa pa ay yung use of mobile apps by category. Again, this is released in January 2020. And makikita natin dito na ang pinaka-ginagamit na chat app or chat application ay Messenger, no? Halos lahat ay involved sa social networking apps, pero ang pinaka-ginagamit na chatting or chat application ay Messenger, kasi nga alam natin na ito yung pinaka-familiar sa lahat, no? And even sa setup ng basic education or sa DepEd or Department of Education, mas ito yung ginagamit ng mga teachers kasi dito sila mas familiar, no? Dun sa mga modular classes natin, lahat ng mga iyon ay ginagawa natin ng group chat, di ba? So may mga group chat tayo per subject. So ilang teacher ang may hawak ng mga subjects na yan, at ilan ang teacher sa buong Pilipinas, di ba? So Messenger ang pinakaginagamit yan, and I guess mas tumaas ang paggamit ng Messenger ngayong pandemic. Okay? And ginagamit rin natin ito sa entertainment or video apps, 92% yan. And sa games, 68%. Sa shopping, 59%. Ang pinakamaliit ay sa dating and friendship applications, which is 14%, no? So yung dalawang slide na nakita natin, they were presented using descriptive statistics. Okay? Mas madali siyang ma-absorb, di ba? Kesa kung i-compare natin na i-present siya using paragraph or parang mga sentences. So this time, pag-aaralan natin yung iba't ibang klase ng data analysis. Okay? So unahin muna natin si descriptive statistics. Pag-aaralan natin yung definition niya at example, at ilang statistical tests na ginagamit under descriptive statistics. Unahin natin yung definition at ang example niya. So descriptive statistics defines or describes or gives information about a set of numerical data or distribution. For example, DepEd has all the total scores of NCAI results in 2019. And gusto mo na i-present yung score by region, no? I-compare mo siya by region. Region 1, Region 2, Region 3, NCR, Calabar Zone, Mimaropa, and so on, no? Pero gusto mo siyang i-present in a more descriptive way. So to do this, you could make a graph, a chart, or a table. Okay? So dito, you may want to present, for example, that data in a graph, no? And you'll get the average of each region
tapos ipa-plot mo siya sa bar graph doon sa y-axis niya, no, yun sa pataas na yan, nandun yung mga scores, yung average scores, and sa baba, no, doon sa x-axis, nandun yung per region. Kapag ganyan ang pagkakaayos nyo, no, mas makikita natin ang difference ng result per region, and magkakaroon ka or pwede ka mag-arrive with a conclusion or analysis and interpretation. Okay? So, puntahan naman natin yung statistical tests na ginagamit under descriptive statistics. So, we have for descriptive stat, dalawa yung focus niyan. Measuring central tendency and measuring variation. Sa central tendency, mean at weighted mean ang pinaka ginagamit sa research writing, and sa measures of variation, standard variation. So, nandoon yung focus natin, no, sa bali tatlong yon, mean or average, weighted mean or weighted average, and standard deviation. Si mean, ito yung averaging na alam natin na ginagawa natin sa pag, for example, sa grades, no, kinocompute yan by average. The arithmetic average of the set of data, and it is the most reliable and the most commonly used measure of central tendency. Madali lang ang pagkuha ng mean, no? Ina-add mo lang yung mga numbers, tapos i-divide mo siya by frequency. So kung for example, meron kang dalawang subject, for example, no? Meron kang 90 sa unang subject and 88 sa pangalawang subject. I-add mo yung dalawang yon, 90 plus 88, then i-divide mo sa 2, you'll get the average of 89. Okay? So, ganun lang kadali ang ginagawa kapag mean, no, or average. Next is weighted mean, no? It is a mean where there is some variation in the relative distribution of individual data values to the mean. So, pinakamagandang example dito ay yung grading system natin. No? Familiar ba kayo dun sa grading system natin dito sa Pilipinas, di ba? Sa senior high school, ngayong pandemic, inano nila yung 40-60 sa grading system, no? Nawala yung quarterly assessment, so nahati na lang siya sa dalawa, written works and performance tasks. And yung written works ay 40% for example, core subject, no? 40% sa written works and 60% sa performance task. So, ang weight, yung term na weighted mean ay galing dun sa term na weight. No, for example, dun sa dalawa, weighted sa written works and performance task, ang may pinakamataas na mas mabigat dun ay yung performance task, which is 60%, no? So, mas malaki ang ambag ng performance task sa written works sa grade nyo, no, ngayong pandemic. And sa inyong research, gumagamit tayo ng Likert scale, yung 1, 2, 3, 4, 5. No? Ini-equate natin yung mga interpretation using Likert scale. And kapag gumamit ka ng 1, 2, 3, 4, 5, for example, strongly disagree, disagree, neither agree, and strongly agree, gagamit tayo ng weighted mean doon kasi iba-iba ang weight ng answers nila. Iba kapag strongly agree, iba pag agree lang, iba pag neutral, okay? So, weighted mean ang ginagamit dyan. To visualize this, no, this is a mean where some values contribute more than the others, no? Katulad niyang binigay nating example. Yung nasa taas dyan, yan yung mean kasi equal yung weight nilang lahat. And sa baba, no, tingnan nyo, nag-shift yung center niya kasi mas may isang part or may isang value na mas mabigat. Okay? That's the idea of weighted mean. Now, for standard deviation or simply termed as SD, no? It is used with the mean. It is distance of the scores from the mean expressed in standard units. It is also a measure of how spread out numbers are. So, si SD or standard deviation, lagi siyang kasama ni mean. Okay? Kasi kung SD lang yan, halimbawa, ibibigay lang natin, halimbawa, ang SD ay 3, no? 3.0, at walang value yung mean, hindi mo magigets kung anong ibig sabihin ng 3.
Whereas kung merong value yung mean at may value rin yung standard deviation, makikita natin ano yung magiging kahulugan ng mean. Okay? So may example tayo ngayon. At for example, gusto nyong i-measure yung height ng mga alaga nyong aso in millimeters, no? So i-measure natin sila sa shoulder height. So yung una 600 meters or millimeters, no? Pangalawa ay 470 millimeters. Pangatlo 170 millimeters. Pangapat 430 millimeters and yung panglima ay 300 millimeters. So yun yung mga height nila. Ngayon, kung i-average mo ang kanilang height, okay, kung kukunin mo ang mean height nila, that is computed to 394 millimeters. So, nandyan yan sa kulay green na linya. Okay? Now, kapag kinompute mo ang standard deviation yan, so sa pag gumamit ka ng Excel, no? Pag tinype mo lang yung mga values na yan and clinic mo si average at si SD or standard deviation, lalabas na agad ang values nila, no? So, ang standard deviation ng height nila ay 147. Okay? So, ibig sabihin, yung standard deviation ay 147 millimeters. It's either pataas or pababa. So, using standard deviation, we have a standard way of telling what is normal. So, within that, no, within, I mean, from the mean, 147 millimeters, from the mean, no, pataas or pababa, yun yung parang sinasabing normal. So sa research, for example, nagpa-take ka ng exam. No? Then yung mga scores, ina-average yan, di ba? Kasi, for example, 40 kayo doon nagtitake ng exam. So ina-average yan. May mga score kayo after ng exam, may mga score. Yung SD ang magsasabi kung gaano kayo or gaano kalapit or kalayo yung mga scores na yan sa mean or dun sa gitna. Okay? So, nagpa-exam ka, for example, 50 items. Tapos, yung mean or yung average, halimbawa, 40. Medyo mataas, no? Magagaling yung bata. Medyo mataas yung mean, 40 out of 50 items. Pwede nating i-interpret na mahuhusay yung mga bata kapag ganun kataas ang mean. For example, ang value ng mean ay 3. Okay? Oh, sorry. Ang value ng standard deviation or SD ay 3. Ibig sabihin niyan, karamihan ng score ng 40 students na nag-take na yon ay nakascatter lang sa 37, 38, 39, 40, 41, 42, at 43. Nandoon lang yan siya makikita. Ang tawag doon ay scatter plotting. No? Doon lang makikita yung mga karamihan ng mga scores dyan. May mga ilan-ilan mas mataas doon or mas mabababa, pero karamihan nandoon lang sa mga scores na yon. No? Kasi nga, 3 yung standard deviation at ang kanyang mean ay 40. No? So, nagagets na yung mean, yung standard deviation and yung mean. Okay? Sige. Next is, correlational statistics. Again, sa correlational statistics, i-define natin siya, magbibigay tayo ng example, and ipapresent natin yung mga statistical tests na ginagamit under correlational statistics. So, yan. Sino mahilig sa pizza dito? No? Marami sa atin na comfort food yung pizza aside from chicken, no? Alam niyo yung mga medyo mga bata-bata talagang hilig nilang pizza. So in 2003, Italian researchers published a scientific article claiming that eating pizza can reduce the risk of certain cancers, o di ba? Ano pala, hindi pala maging masamang maging mahilig sa pizza. Tingnan pa natin yung kwento. Newspapers online articles and editorials pick up on this study and make up headlines like, yan, eating pizza cuts cancer, pizza prevents cancer, no? Pizza reduces cancer risk, and study, eating pizza reduces the risk of cancer. So marami dyan, maraming iba't ibang mga online articles na gumawa ng headline based dun sa study na nakita natin. So anong meron sa pizza? Totoo ba na nakakapagpababa siya ng risk of having cancer?
It turns out that the Mediterranean diet is more likely the cause of fighting cancer and healthy living. Yung pizza, may mga ingredients doon na parang part ng Mediterranean diet, no? So it's a diet that is rich in olive oil, grains, fruits, and yes, no? Ayan, tomatoes. One of the ingredients on a pizza. So tomato talaga ang sinasabing nagka-cut ng risk, no? Pag kumain ka ng maraming mga pagkain na maraming tomato, posibleng makat yung risk of having cancer. Now, we have two variables present here, yung pagkain ng pizza at pagkakaroon ng magandang katawan. In correlational study, no, they are related. Pero kailangan nating linawin na yung correlation or yung pagiging related nila is not causation. Causation, CAUSATION, no? Hindi ang sinasabi diyan, no, magiging maingat lang tayo, no, kasi hindi ibig sabihin na kapag kumain ka ng pizza ay hindi ka na magkakaroon ng cancer. That's causation, no? Ang sinasabi ng study, correlated lang sila. May degree ng relatedness ba yun? May degree ng correlation yung pagkain ng pizza sa pagkakaroon ng magandang katawan. Okay? Pero hindi siya causation. Ha? Ibig sabihin, hindi automatic or hindi guarantee na kapag kumain ka ng pizza ay hindi ka na magkakaroon ng cancer. So yun ang nililinaw natin kapag pinag-aaralan natin yung correlational statistics, no? Lagi lang sinasabi, may relationship sila. Okay? Yan. So, what is correlational statistics? It is a measure of a relationship between two or more variables. Usually, two variables ang ginagamit natin sa ating research, no? If only two variables are involved, it is linear correlation and data is described as bivariate, ne? So, usually, sa senior high school research nga, dalawang variable lang ang kinokorrelate natin. Halimbawa, may correlation ba yung educational attainment ng parents sa economic status ng pamilya? Okay? Ano ibig sabihin nun? For example, ba pag mas mataas ba pinag-aralan ng parents, mas mayaman ba yung pamilya? And the other way around, kapag halimbawa, medyo mababa ang tinapos or hindi nakagraduate, medyo mababa rin ba ang economic status ng pamilya? Or pwedeng balikta din, pwede kayang mas mababa ang tinapos ng parents sa pag-aaral, pero ang ganda ng buhay, ang ganda ng economic status, no? So pwede siyang mapag-aralan, and that is under correlational statistics. Now, the value obtained in correlational analysis is known as the coefficient of correlation. Kapag gagamit tayo ng correlational statistics, may value yan na negative 1 to positive 1. Ang negative 1, no, doon lang, hindi siya magre-range ng 2 points something, lalo na sa Pearson R, mamaya pag-aaralan natin yan. Negative 1 is for perfect negative correlation to 0.0, and 0.0 to 1.0 for perfect positive correlation. So, ano ibig sabihin ng negative correlation? Si negative correlation, kapag tumaas yung value ng isa, yung isa bababa. Okay? For example, after 40 years old, habang tumataas ang age, bababa ang quality ng health. O, magkaiba sila. So, negative correlation yan. And yung positive correlation naman, kapag yung isa tumaas, yung isang value ay tumaas, yung isang value rin ay tataas. And yung isa naman, kapag ang value ay bumaba, yung isang value ay bababa din. That's positive correlation. For example, ano ba yung parehong tumataas? Halimbawa, pagtaas ng nangyayaring krisis sa petrolyo, di ba? Pagtaas ng halaga ng petroleum products, pagtaas rin ng mga bilihin. Okay? And yung kabaliktaran naman, yung pagbaba ng isang value ay bumababa rin yung isang value. Halimbawa, sa paggamit ng kuryente, di ba? Mas konti ang kilowatt hour na
nagagamit mo, mas maliit rin yung bill na babayaran mo. Okay? So, ganun yung positive correlation. And I have here a figure showing a strong positive correlation and a weak negative correlation. So, for example, yung 0.87, positive 0.87, nandito siya, banda, malapit sa, nandito sa kabila, no? Malapit siya sa positive 1, so that is strong positive correlation. And yung kabila naman, negative 0.21, weak negative correlation siya. Okay? So, ano-ano nga ba yung mga statistical tests na ginagamit under correlational statistics? Dalawa lang ang pinakaginagamit, no? Nagamit na namin to sa mga studies namin before, no? Sa mga bata sa senior high school. So, meron tayong person product moment correlation or person R and chi-square test of association. So, magkaiba sila pero pareho silang ginagamit under correlational statistics. Unahin natin si person product moment correlation. Siya rin ay tinatawag na person R, no? It is used to determine the extent of correlation between two variables, usually X and Y, which are expressed in interval scale. For example, or the most commonly used correlational statistical tool is the person R, and it is the most reliable because the magnitude of each score in the distribution is considered in the computation. So, I have here an example of a study na pwedeng gamitan ng person R kapag in-equate natin siya sa number, no? Kung magkakaroon ng magandang behavioral test dito and dun sa equate na natin yung klase ng video game na nilalaro ng bata, is it correlated, no? May correlation ba yung klase ng video games na nilalaro ng bata sa pagkakaroon nila ng aggressive behavior, no? Again, gagamit dito ng mga tamang instruments and statistical tool like attitude or aptitude test, no? Yung mga ganyan kailangan diyan para masuka talaga natin. Okay? Another example, sa usual na ginagamit ng mga bata, no? Like in Hume's, correlated ba si academic achievement at haba ng oras ng tulog ng isang learner, no? Halimbawa, kapag ba mas maraming or kompleto or mas mahaba yung tulog ng learner, mas magaling ba siya sa klase or mas medyo nagfo-flunk ba siya, or kabaliktaran, pag ibig sabihin ba ng pagpupuyat ay pagiging academic achiever. So, depende talaga yan. And ang ginagamit dito sa mga ganitong cases ay person R, no? Next type of correlational test is chi-square test of association. It is used to determine the significance of the relationship between two variables which are both expressed in nominal scale. Yung interval scale kanina na nakita natin, usually mga scores yun, no? Mga numbers scores. Ito, nominal scale. Ito yung mga data na may given value lang, no? May exact value lang. Like, halimbawa, male, female, no? Sa gender yon. And for example, meron kang economic status. Halimbawa ay poor, middle class, upper income class and rich, yung mga ganyan. These are all nominal scale. Halimbawa sa religion, Catholic, Christian, no? Muslim, ganyan. So dito, example, pagdating sa kinompare ang marital status sa absence behavior, sino ang mas madalas umabsent? Si single ba? Si married? Yung divorce ba? Or yung separated? So, yung mga ganyan, no? Yung mga ganyang klase ng study ay ginagamitan ng chi-square test of association. So, nung nakaraang taon, mga nakakaraang taon, gumamit rin kami ng chi-square test. Naalala ko doon ay yung chinek nila kung associated ba sa economic status, no? Yung economic status ng pamilya
sa academic achievement ng bata. So i-identify mo doon kung poor, low income, no, low middle class, middle class, meron 'yan eh, and high middle class, 'di ba? Then upper income and rich. So ano doon? Kasi kapag economic status lang, ano, yun nga yung anim lang na value na yun. And kapag academic achievement naman, needs improvement ba, approaching proficiency and or proficient and advanced. So yung mga yon, nominal scale, at pag ganun ang involved na data, chi-square test of association ang gagamitin. Lahat ng mga test na ito ay pwedeng makita sa Excel, no? Nagagawa siya sa Excel. And ang huli ay inferential statistics. Si inferential statistics ay nag-gather ng data from a sample, no? Analyzing the data gathered, then interpreting the results in relation to the population which from which the sample was taken. So, konting ingat lang, kapag gumagawa ng generalization, make sure na yung sample na nakuha nyo, no, ay representative ng population. Mahirap mag-generalize kung yung sample ay pinili nyo lang based on your preference. Dapat talaga, pinaka the best na gagawin sa sampling ay simple random sampling, no? And para makapag-generalize ka ng maayos. Okay? And may iba't ibang klase rin ng sampling na ginagamit para mapili natin yung sample. And generalizations or inferences are made about the population based on the data gathered from the sample. So, for example, ito yung buong population mo. Kumuha ka ng konting part sa gitna or dun sa population na yan. Yan, meron ka ng sample. And ano-ano nga ba ang statistical test na meron tayo dito? We have three most common tests. T-test for independent samples or independent t-test. T-test for dependent samples or dependent t-test. And analysis of variance or ANOVA. Yung tatlong yan ang pinakaginagamit kapag gumagawa kami, tayo, ng senior high school, ng research sa senior high school. Okay? So, yung una ay yung t-test for independent samples or tinatawag ring independent t-test, kung saan kayo mas ano, kung ano yung mas prefer nyong tawag sa kanya. Pero kami, ang tinatawag ako personally, ang tinatawag ko talaga dyan ay independent t-test. Okay? It is used to test significance of the difference between two independent or uncorrelated sample on a certain dependent variable. Data are expressed in at least the interval scale. Ito yung parang may mga scores, no? So, pag sinabing uncorrelated sample, mamaya mas magigets natin yan kapag pinuntahan natin yung dependent t-test eh. Pero yung uncorrelated, yan, from the term itself, independent sila. Hindi sila magkaugnay. Anong example natin para mas magets natin? Gusto nating malaman, for example, meron bang significant difference yung paghahanap ng trabaho kapag kinumpare natin yung lalaki sa babae? So, you have two sets of respondents, the male and the female respondents, and gusto mo mang pag-aralan sino ba ang mas nakakakuha ng trabaho na ito sa mga kapag sila, for example, ay fresh grad, no? Sinong mas mabilis or mas mabilis makakuha ng trabaho, lalaki ba or babae? So yan, uncorrelated sila, no? Independent sila, magkaiba kasi. And ang gagamitin diyan ay independent t-test. Another, halimbawa, gusto nyong malaman kung may significant difference ba yung perception ng mga bata, for example, grade 7 student kumpara sa grade 12 student about their, for example, career, no? Gusto nyo malaman kung may significant difference ba yung perception ng dalawang groups na yon. So you have two independent sample, grade 7 and grade 12. So siguro pwede nating magkaroon ng hypothesis na yung grade 12 ay mas binibigyan na lang priority yung kanilang career kasi
sila na yung magka-college, di ba? So, yun yung pwede nating makita kapag gumagamit tayo ng independent t-test. Sunod ay yung t-test for dependent samples or dependent t-test. Okay? So, it is used to determine the significance of the difference between two dependent or correlated sample. Huwag kayong malilito dito sa two dependent or correlated sample, ha? Kasi makikita nyo, isa lang naman talaga sila, no? Pero may ginawa lang intervention sa gitna. Kaya parang dalawa, no? Before and after. Ayan. Data are expressed in at least the interval scale, and usually it is used in pre-post experimental design to determine whether a treatment is effective or not. For example, dito, one case, a subject is given a pretest, then may treatment, no? For example, a new method of teaching, then given the post-test, which is some same test as the pretest. In this case, there is only one group involved. Okay? Yun yung usual na ginagamit. Yun yung usual na case kapag dependent t-test. Okay? Kagaya nung ginamit ko sa aking thesis nung ako ay nagmamasteral, no? Yung aking research ay competency-based modules in physical sciences for hearing impaired students. So, pumunta ako sa Pasay City, dun sa Philippine School for the Deaf. Tapos, in-administer ko yung aking, binigay ko sa kanila yung module ko in physical sciences, yung tatlong pinakamahirap na topic dun. And, ginamit ko tong dependent t-test. So, paano ko siya ginawa? Una, binigyan ko muna sila ng pretest, no? Wala, hindi pa nila nagagamit yung aking module that time. So, may pretest sila, nag-exam, kinuha ang score, tapos binigay ko yung module, no? Pinabasa ko sa kanila, pinauwi sa bahay, may mga practice test doon, no? And talagang may mga features yon fitted for hearing impaired students, no? O yung mga kapatid nating ano, may hearing impairment. Okay? So pagkatapos, after I guess 3 weeks ba? Nag-take sila ng post-test. Yung post-test ay kagaya lang ng pre-test, pero yung mga number of items ay naka-jumble, no? Para medyo hindi eksakto yung mga nakita. Tiningnan kung meron bang effect yung paggamit ng module, no? So, ayun, yun, ginamitan siya ng dependent t-test. And dun sa ginawa ng isa nating alumni, ni Mr. Bernas, kasama yung dalawang teacher, ni Sir Teban and ni Sir Marinel, gumawa sila ng online registration form, no? So pag magre-register, no, sa enrollment, during enrollment, mag-online ka na lang para ma-fill out mo yung mga needed information by the advisors and by the registrar para makapasok ka sa school. So ginamitan rin siya ng dependent test kasi kinumpare siya dun sa dating proseso ng pag-enroll or pagre-register na susulat, pasulat, no? Kukuha ng form from the enrollment committee, then if you fill out, then ibabalik, i-attach ng mga ganyan-ganyan, mga documents. So, kinumpare siya nung gumamit na ng online registration form or yes, and nalaman doon na mas mabilis yung proseso. So, mas successful kapag mas gumanda ang resulta sa post-test. Yan. So, the last one ay the analysis of variance or ANOVA. It is used to determine the significance of the difference between two or more groups on a dependent variable. Data are expressed in interval scale. Si analysis of variance or ANOVA, para lang siyang ano, para lang siyang t-test, no? Pero dun sa dalawa kasing t-test na ano, independent t-test and dependent t-test, meron tayong two groups, no? Sa kanina two groups na nakita natin sa independent t-test, sa dependent ay one group lang. So dito, kapag lumampas ng two groups at naging tatlo, gusto mong i-compare yung significant difference ng tatlong grupong yon, gagamit ka na ng analysis of variance. Okay? So, again, data are expressed in interval scale or scores. Now, gusto mo, for example, malaman kung ano ang effective pagdating sa weight loss. Dieting ba? Exercising? O kaya yung combination, dieting and exercising. So, gagawa ka ng sarili mong, for example, instrument para dyan. Or, instrument. And then,
i-compare mo siya using analysis of variance kasi you have three different approaches, no? Or three groups. Yung result mo pagdating sa dieting, resulta pagdating sa exercising, and resulta ng dieting and exercising. Ano kaya ang pinaka-effective? Makikita nyo dyan. So analysis of variance ang ginagamit dyan. And isa rin tinitingnan dyan ay yung mean. Kasi usually kapag ginawa natin to, itong dependent t-test, independent t-test, and at ANOVA, pag ginawa yan sa Excel, laging kasama yung mean dyan. And mas mabilis yung nangyayaring interpretation kapag involve yung mean or yung average, no? And ayan. Another example, yung economic status nila, 5 groups, for example, poor, low income, middle income, upper income, and rich. May effect ba sa self-esteem ng mga bata? So gagawa ka lang ng maayos na ano, ng maayos na test, no? Parang tool, self-esteem tool, for example, or questionnaire. Tapos igugroup mo ang bata sa 5, yung mga 'di ba, mga respondents mo, bibigyan mo sila ng test, nakalagay doon yung range ng kanilang mga income ng family nila. Okay, from that, kaya mo silang i-group, maigo-group mo sila based sa iyong parameter dun sa standard na gagamitin mo. Yun nga, yung 5 grupo, poor, low income, middle income, upper income, and rich. So, 5 groups yan, and ANOVA ang gagamitin mo dyan. Okay? So, na-discuss na natin ang iba't ibang theoretical concepts involving statistical tests. No? Pwede na tayong gumamit ng MS Excel para naman ipakita kung paano kinocompute ang mga statistical test na napag-aralan natin kanina. So yan ang magiging topic natin next time. Thank you everyone. Thank you for listening, and for questions, you may reach me at my email address gerald.martos01@deped.gov.ph and in my Facebook account Gerald Martos. Thank you.